Happy week start na mahigalag mga kaigsunan. Kung happy Sunday kita karon. Matun pa sa greeting sa mga Tagalog, no? Isang pinagpalang umaga or araw, no? Bago kita karon nga lesson nato nga series, sumula sa bulwagang tahanan ang ato ang pagsibya o pag-o ato ang memory text, no? Sa ato ang Sabbath call. Ato ang basahon, ato ang memory text. Padayon kita sa pagtuon sa Marcos. O galing anak kita sa Marcos chapter 5 na kita maga suloy-suloy. Maga suloy-suloy sa chapter 5 kay itong last week sa Marcos 4. Karon sa Marcos 5 og ang bersikulo nga sa ulohon nining si manahon na memortix, no? Mark 5 verse 19. Nagkanayon, however, Jesus did not permit him, but said to him, go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how he has had compassion on you. So, mao ka na ang ato ang memory text. Ito ka na, balik ka na ito pagtuon ang Jagadarin man, ano? Nini nga si manahuna. Welcome kita, no? Sa ito ang pagpamalandong, sa ito ang pag-worship, sa itong kahamutus, ang pag-simba kaniya sa sortog kamaturan. Makini ang inyong LOT, ang lesson of you divine daily, kasi lesson daily, contra message. Ato ang marathon lesson karon communion with God. I will cast spells sa hypothetical edition conceiving parts. Ato ang textual, no? Audio, video, gotong visualize na ito nga presentation. So, bantay panahon na kita, no? So, tinuod ba ang giingon nga na ako ng bagong bagyo, bagyong dindo ko, no? So, i-pull down nyo ang mga status bar para makita na itong pizza, no? Sa inyong mga gadget, mga phone. O ang pizza diri Sunday, July 28. So, happy Sunday, mga higalag, mga kaigsunan, sa July 28. So, bantay panahon na kita, no? Ato ang temperature karon, precipitation, galaw, adlaw, hangin, og sa tubig. So ang atong kaulapan karon cloudy, kasi gilang niya siyang cloudy, no? Pero ang putong gibalita, no? Nakita sa
reels sa video. Tulo ko no ka ipo-ipo ni Agi sa upol. Upol Cagayan, no? But nga no ito na kasi kasunod yung ko nung ipo-ipo sana na siya sa kuan. English. Ano ito? Twister. Naas dagat. Kasugod, no? Unya kadto pong ga gauan og mga apil og ice, hello. Lara sa Mindanao na mga kakaiba nga nangitabo no sa Mindanao, sa Manila na po'y kakaiba kay ambot na nakita nila nga kanang isda nga ha, di masabot no. Unya na po'y galangoy-langoy nga kanang buaya sa kuang dagat. Gita ko ba nila nakagawas yung tutulso ito sa baha, no? So ato gaya pila itong mga kakaiba no, mga balita. So cloudy kita karon moto itong Luis kita ga hapon bugnaw semi pags ganito pag uli na to sa kagabion. Karon high no ni karon no, kaya nga to ang high 31 degrees Celsius, ang low is 23 degrees Celsius. O galaw na to sa adlaw ligtyar pilay talaga pa us-us na kita no. Apasakam na gining doon no, ato ang doon o happy doon ka alarm-alarm na siya panginom na mong tubig dahil gala no, dili pangon ang alarm ang inom mong tubig. So ang ato ang doon sa later light na to no 5:06 a.m. o ang ato ang sunrise 5:28 a.m. So sa ato ang late derby dark sunset na to og dusk ang ato ang sunset. Uy nagpakita na po nag 22 minutes no ato ang sunset. Ato ay inyo ang alarm clock no, ato ang sunset ni us-us na kita. Sunset sirado in punto alasay sa kagabion no, save ato ang sunset, ato ang dusk alasays 22 p.m. sa kagabion, save. So mauna ang ato ang literary light o literary dark no, sa ato ang galaw sa adlaw. Oh, hangin galaw sa hangin. Atong galaw sa hangin ang high na to no 8 km/h light tracon siya o dangan sa hangin ang dangan sa hangin 5 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
per hour, no? So galaw sa ato ang tubig. Og ang ato ang mga taho sa ato ang tubig, no? Ambot na i-video nga gipakita. Ang sabot tong bae nga. Galakaw-lakaw man siya ni Cruz man siya sa river. Maburo man gud unta na no. Ang iyang lakuan nga river. Pero lapad kay siya, no? Duol na to siya sa nay naghulat dito ang mga rescue team. Nasiyat siya to ang laom di na action action sa kaanod sa kuan.
sa kanang sa subog no sa tubig ato di pa to ang bae basta na siya at siya to ang ibis na ka tabon-tabon pa to sa iha ang kanang kural na kawas ginoon siya na anog ginoon siya gaya iya rin po itong mga kuan rescue team kasunod na siya sa likod hinahinay pa ano yung mudagan po largo naanog ditong pais no o kato nahikabo dito ano sa kanang na ay sagol nga ulan nga ice no banha sigurong mga scene ato no kung kato nga tinood to dili siya kanang hiling mo nga video po ano kaya mapili mo ang mga patak-patak sa kuan tagak-tagak sa ice no pero maragi man to hiya siya hiling mo walang siya isagulan o kanang kuan kanang mga tingog-tingog no so ato ang high tide ug low tide ato ang high tide AM PM low tide AM PM gihapon sayo nga kabuntagon ka high tide siya 2:32 AM risaka siya 1.1 meters 3.61 feet og ni mulong tide siya unya sa La City no 40 cities kabuntagon 0.37 meter 1.21 feet tapos sa alas 2 na yun sa hapon alas 2:08 PM high tide na po siya, high na po siya, no? Very high. 1.62 meters, high siya. 5.32 feet, ang high, no? Og sa kagabion, alas 8.52 p.m., mulog tide siya 0.09 meters, 0.3 feet, lang po ang iyahang. Grabe ka. Gamay no yung pag-us-us no low tide so muna ang ato ang mga taho sa atong galaw sa atong tubig so doon kita sa temperature o precipitation atong update sa alas 9 sa kabuntag kung 27 degrees Celsius alas 10, 29 degrees Celsius, alas 11, alas 12, ala una, alas 2. Oh, yun sa Malaysia. Quartet, trayo atong temperature, no? 31 degrees Celsius with precipitation, 40, alas 3. Alas 4, Jowit, no? 29 degrees Celsius with precipitation, 30% precipitation. O, 30% precipitation po sa alas 5, 28 degrees Celsius, no? Temperature. Alas 6, Sulu, no? 27 degrees Celsius with 5% precipitation sa alas 6 sa kagabion. Sa alas city, alas 8 kagabion, same temperature, same precipitation, 26 degrees Celsius, temperature of 5% precipitation.
sa alas 9, alas 10, alas 11 nga mga taknang gabi, 24 degrees Celsius, walay precipitation, no? O sa alas 12, bugnaw gihapon na itong alas 12, oh. 23 degrees Celsius, no? Walay precipitation, pero nagiging na siya, no? Walay precipitation, pero bugnaw. Kung ano mga pags-pags. Sumana na ang ato ang bantay panahon. Silip na kita sa Israel, no? Silip sa channel unya kay nakalapay naman ang ato ang Sabat day. Ato ang kanang makuha na ito ba nga? Unsa may itong gihimo no last year, di ba? Baliktan aw, di ba? Kaya ito asya napaminawa, no? Una nga, halos wala na kayo na importante unsa itong message nga itong gipangtakol sa atong lesson. Nahimong mahalaga ang mga nagaganap, no? Kaganapan, di ba? No? Kay, kadto nga last year na ito ang ato ang gisubaybayan, no? Ang pag-travel, no, sa ato ang mga delegates padulong sa MPC, no, nga Youth Congress katong it's time, di ba? O katong lesson sa may meaning sa it's time na kuan ba niyo na timan-an, no? Pero sa event, tigil ba sa basta makuan, no? Dahil kayo makuan ang mga event, no? Muna ato siyang kikuan na siya ang mga event, no? Kibaliga ga kuan sila, musugod sila sa ilahang kining Youth Congress na retay special atong event po sa ato ang eskwilahan labi na sa Sabat di ato, no? Atong sipuhan kay Evangelistic Crusade di ito sa mga kabataan. Tanawar na ito, no? Una, bakit ka? Nga naman ito nga. Naday ito yung klase, no? Sa kuan. Kanang July nga time. Ang ito akarong nga, pagbalik na ito sa 2024, wala man, di man ting klase, no? Ito ang July. So, ga, last po sila nakapalugit, no? Ang evangelistic mo, muna siya, apil man na siya pag na yung makrosikrosid ang Sabado, no? Makuan, maapil man na diha, no? So nakakrusid ay kadto. O niya, special pagit pag-abot sa hapon, no? Kay ko anday na ay ka opera o concert, no? Ang ato ang estreyo, no? So maokay pa rin ang mga naganap sa ato ang pagbalik sa 1 year, no? Tutukan pa rin ito na ito ang kuan ang Pili Drive, no? Kanang update sa ito ang katong kalsada, no? Buhos ko, no? Karoon nagbuhos na po, anam-anam na po, balik ko buhos kay nagkapangag-pangag after 1 year, no? Di ba? Na tipak-tipak na po, mautugi balik na po, no? Kanang kuan pa tarong ang kalsada diha, no? Nga part o niya nagpadayon po sila sa wayside, no? Gidevelop nila, no? Iapil na lang po siguro na ito ang kanang humana kita sa kuan kanang nakaraan, ang nakaraan, no? Ang hindi marunong lumingon sa nakaraan ay di makarating sa paruroonan, no? Karon sa ato ang kasamtangan, ato ang kanang project di siya igala ko ana siya from canal into wayside, di ba man siya, no? From canal into wayside, no? Kanal na siya sa una, so di na siya agianan. Karon ang project karon from canal into wayside, mahimo na siya nga agianan. Kung may mga magjaging-jaging, pwede na diha kadagan-daganan, no? So lahi ito sa una kay kanal man na siya diha. Muna siya gabali ang project karon
infrastructure ba na gihapon siya matawag, no? So ang ato kaganapan karon duha na na siya dapit sa ato ang bilya pidili na ilahangi takloban nakatabok na dapit sa jetish, no? Na ay bagong building diha naka tagamtam gid siya sakto pud iyang ginauna nga wa pa siya gauna-una sa iyang kanang pag abutang og agianan abutan sa nga building diha no pasig ko ana siya kanang pa pritihan niya no kay kwarto-kwarto man na mao kibali nang kaganapan o sa ato ang Pram Canal into Wayside nga project sa ato ang gobyerno ba na, no? Dito sa kanang sa siyudad, wala naman tayo na ito sa kanal. Mga gusto sa Ronnie Beach, giplaster ng gobyerno kay Wayside naman gito dito napit sa kanang sa siyudad na ito, no? Pero na pa nindot pag inilag maayo kay ano pa hindi ay mo day kay nagito itapot ta takloban nga kanal dito ano bago gani nang katulid dapit sa landbank pa to sa landbank man sa to dapit gitakloban nila kanang nabuhusan na pod no dito sa tumoy-tumoy nga part dapit sa Jollibee. Wala pa putong siya natarong, no? Bakikaw sa tanawon kay ang kuan mangod ka ng kung sa view ba, kung sa view ka magtanaw, kung diri ka sa mga aids magtanaw ka, wala siya na human. Bakikaw siya, no? Daghan mo tanay na natakloban na nila diha sa diri nga portion sa Jollibee, no? Pero rin nabidapit sa pagtabok-tabok na wa na plaster diha nagka pangag ang agis, no? So kana ato giapil nato ang ato ang kasamtangan nga project, no? Sa Pram Canal into Wayside. Ah, dito kita sa silip sa Israel, kang kabayan, kadagan sa mga video, no? So, gibidyohan ni Yadri ang Jerusalem. Kung ano lagi na yung gibidyohan? Adlaw, no? So, ito pa rin ganun ang iyahang video. Gi-zoom niya ang kadong adlaw. Oh. Kanang murag pagtanaw sa horizon na nakibali na siya, no? Imong i-zoom ang adlaw mura kaga galawig mura kaga ga journey into horizon, no? Kay di niyo makita ang tumoy ana, no? Kung imong zoom ang kini mo nga makuha kini mo nga maabot yung mga adlaw, no? Ah, nakatago ng adlaw kuan dito kanang sunset, no? Sunset sa Israel. O na ay mga simbahan dito agi picture ni kabayan, no? So na Church of Visitation, no? O niya ang uy kini nakita ni kabayan mamapod ni ang kuan, no? Gipakita ni sa atong speaker gi-picture niya, oh, ni kabayan. Ah, manig na-locate karon, no? Ang The Biblical Story of Zacchaeus, ang Sycamore Tree. Di, ah, gi-picture ni kabayan niya ang Sycamore Tree, oh. Sayop 19:1-10, no? Maupo, tutun man po di ay siya nga si Kamorty. Huwag na kaya po kat-kat-kat-kat ni Kuan sa kiyo, no? Dating nga ala, siguro siya kay kat-kat-kat-kat siya nga
Di lang siya magpakita sa Ginoo, siya lang ang Ginoo lang iyang tanaon, no? O yan unsa nga nakita mo sa Ginoo nga sa kiyo. Kanaog diha kay mga unta dito sa inyong balay, di ba? No? So kayo po lang pag-approach sa Ginoo, no nga. Kung naman kuno si Jesus Christ diha, pastor sa bahay na siya nga lugar, no? Wala ba lang siya diha kay dili lang kuan kuan mo siya missionary man ang iyahang purpose bisan pag passers by siya no o niya dili siguro siya niya walihan diha nga area no pero daghan na gigasunod-sunod sa iya mo nang mapugos na lang po siya nga mo teach kung ahay ihang ka tugpahan no o dili pag passers by niya nga gitawag mangani niya si Sakyo diri si Camor 3 2000 years old na pugkuno ang kanang si Camor 3 no so sila dogang pakita sila sa Israel monox naman ano so kana na ang ato ang naku ano sa pagsilip sa ato sa Israel ato ang Hope Channel no sa kagabion sa kanang Bernice ang ato ang press experience no mga makatakanta nato nga mga kabataonan di ba so gapadayon po dato ang press experience nabanggit sa ato ang manager sa atong Hope Channel magbalik ang ato ang My Journey with God, no? Nga, unsa na siya nga season? O niya, version sa 2024, no? Dito ko na sa September 8, ang ato ang pagpanimpad sa ato ang The Sermon 2024, no? Pag-akabot na to sa 100 days before Christmas, no? Magada sermon na kita. Pwede na mungkod mo di maminaw, ana. Kay balik-balik lang mungkod ng sermon, no? Dito lang mo sa mga bangkiita, no? Basta ato lang ipadayong gihapon ato ang da sermon kung makahigayon kita. Sa ato ang da sermon 2024 kada semana. So naka-update na kita. Karon ang ato ang kanap sa ato ang chart sa ika 30 Sabat na to of 52. So, ang ato ang ikasabat nato no nga 30 no. From dust to dust no nagwali sa ato sa Bernice sa kagabion mato ka seminar si Pastor Panga no. Sa Passion of Discipleship no. Unya ang ato ang Sabbath School nga program
ang nanggidala sa ato ang ato ang mga invasions, no? Naklaro nato nga digday sa tanan invasions, no, kun dili mga literature evangelists sila, no, nga mga student kay mix di ay sila na ay sa MSU IT, no, sa Iligan na po'y taga SBEC, no, nagkauban sila sa purpose sa literature evangelist, no. So gisugda nila ang programa ato ni mga ka-borders na ito ni, no, ang programa 815 kasong leader na dayon, no, ito ang student LE, no, student LE. Tapos opening song, welcome, opening prayer, secretary's report, wala, no. Tapos special song, ambition sila, ilang gi nakapili sila ngalan kay B, diba? B, no, ang Balangay Boat Voyager. So makibali na ilang ngalan sa pag-special song nila. Tapos promotional talk, ay kung na ito si Chisrel, no. Tapos session study by class alas 9 siyaga sugod, no. Can see onya ga gitapos ang lesson study by class 9:40 ka closing song na, no. Bring in the ship o ga closing prayer, ah, Sister Eunice to, no, sayang napili Dodre. So ma, no, so ga closing prayer 09:44 o ga acknowledgement dayon time ato ang superintendent, no, si Ma'am Deborah after. So man sa atong sabat ko lang ato ang divine worship, hour of worship nato, no. Gisugdan alas 10 Estelle Invasions pagi hapon, no, student LE ang gadala. Kinsa to ato ang kanang song leader diri, kung man na edit diri, ah, ato ang song leader sila, no, sila Lyra man to og si Cherits, no. Tapos introit opening song, invocation, welcome, call to worship, intercessory prayer, is the worship. So mga LE ang nasa part, no, student LE, is the worship, emphasis, scripture reading, special song, introduction of the speaker. Uy na man to, no. Og message sa ato si wala na change siya. Mark Lowy to, no, Mark Lowy Alberca. So ano to siya na change. Sayo to na human ang ato ang wali kay sayo man nilagi human ang sabat ko. Sayo na kasugod og alas 11 na to kapin na kakuha na ato ang divine worship, no, or hour of worship. So mato ang taho na to sa itong hour of worship. So no, dato itaho ang ato ang EY program nga gidalagi hapon sa itong mga student LEs, no. O niya, taon-taon na to itaho, no. Bagay na balayin kita sa ito ang reporting balita karon, no, kay buhay na sugod na po kapaslas kayong panahon. Dito pa kita, no, pagpadayin nato sa ato ang Adventist ng program. Invasions ang nagdala, no, sa EY program. Sayo kayo na ilagi sugdan, ala una 30 gisugdan ato ang sung leader duha to sila, no. Tapos presider opening prayer, memory verse by Vince, ang memory verse, no,
pamilyar sila. Onya ga special song ang grupo no sa ato ang mga ambitions katong BBB no BBB no ang Barangay Boat Voyager. Onya message katong isuon sa ato ang leader no si Mark Dave Alberca to gining pangadlari lahar ko si Janti. Tapos ga intermission song dayon ato ang mga youth no sa to ang charts ang Butuan City Adonis charts no nga mga youth. Tapos ambitions testimony na murag heptology nga testimony kay Sabin sila kabuk no. So ang ga testimony na to sa una si Sister Eunice Sulima o ta imbisito siya no kaya testimony siya tapos okay pa dasigid nila no kung doon sagid nga nag-uban ang Ginoo nagpanalangin ang Ginoo sa ilhang canvassing works ganter mission song dayo no katong mga nakablo ko no. Onya testimony to sa itong ambitions si anong balik siya nung testimony si Mark Dave nga Alberca. Onya intermission song na po nakabugkot mo na tapos testimony hindi pa testimony lagi itong mga student LA no testimony number 3 na po dayo no ating ambitions si Cheryl no nga Barleso sa MSU IT dahil sa MSU 1 siya po na to ang song leader sumura siya na po siya kategory sa pagka leader no sa ilahang chart tapos isunda na po sa testimony 4 no ikaupat si Brother Henry John sa to Henry John no Salvani sa SBEC dito si Salvani no ang student LE nga intermission song na po mga youth boys no ani testimony number 5 si sister brother no Jezreel Kih no gisundan da yon sa testimony number 6 si Koan Hendrix Beral no testimony 7 3 ato ang presider wala na kuan sa ika-7 siya no si Brother Kirby Tong Tua sa MBC siya naka-burn out manggut tagad matung na mubo ay hang testimony pero napataas yung gihapon to niya naman sa want to padulong sa 7 nga testimony ga nato intermission sa bata no o niya group dynamics dayon ni Cheryl Barleso no katong ha huh! Meninggit ang kalit ba 1, 2, 3 ha sa tukuan gitapok nga kanang ngalan sa mga kuan mga ngalan sa Bible character no kung David na ID na ay niya kay grupo man siya no na ay E, na ay B, na ay I, banggitan kibali ni una doon tanan, no? Or sa silabol nga, da, unya, bid, no? Ma-mix ba? Ba, maragkalito ni mo ba? Para di mag-its kibali yun sa itong ngangalan. So, kinana nga, kanang ilahang group dynamics.
So nahuman ang group dynamics gitapos kay bali ang iway nga program sa open closing song unya. Mo open po na siya sa ato ang sundown, no? Song leader gi kaniya mga kuana. 5:31 ug 5:32 gi closing na pud ang Adventist Youth, no? Closing prayer sa Adventist Youth. Onya opening prayer para sa sundown na si Israel to, no? Tapos special song for the sundown ang Children's Day to ga special song, no? Galing sa overview sa ato as eh Brother Henry John, no? Salvani sa katong sa SBC. Onya ga closing song nagyod ang tanan nga program 5:50, no? Gikantahan sa Side by Side with Stan. O gitapos sa prayer sa to ang listener mga 5:52. So mao ka na ang ato ang programa sa tibok nga adlaw sa atong ika 30 no nga Sabat, no? Over 52. So muna na report na nato ato ang kaganapan sa ato ang charts karon pa kita maghanay. Oh, maghanay na kita. Welcome kita sa ato ang lesson 5, no? Mga merakulo na ni. Miracles around the lake, no? O niya, pagkatunan po nato ang Sunday calming storm, no? Sa atong pagtuon sa Expanded Sundown og Sunday's Marathon Lesson karon. Lihok sa ato ang first part. Lihok mga gadget. So kung dito kamo sa ato ang website nga gikuan nato nga home, mo ni ato ang home, no? Mabutang na nato ato ang linking, nai-linking diris ibabaw, no? O niya, naanay materialis nato, gibutang nato materialis diri nga kanang web address, mga web address, no? Sa ato ang mga materialis. Nai-materialis nato diri, gibutang nato ang home, kay pauna siyang ato ang artikulo. O niya, ang atong Sabat call nga lesson, nadiriya ang web address niya. Nasa abos, no? Sa ato ang home nga blogspot.com onya ang atong The Great Controversy nga linking na napudri ah ato ang In Heavenly Places nga linking, no, na napudri ah para mabasa atong masub copy sa ato ang mga decons di cones, no? Decons, no, sa atong stewardship gibutang na pud nato diri ah, no, gibutang nato natay uploader katong sa ato ang Mediafire. Ma-download dito ang ato ang kanang devotional reading. Paspas kayo ang atong kwan stewardship. Nana sa devotional reading pang 2025. Naka-display na dito po. Hindi na download doon. No, pwede pa na to download doon. Kay layo-layo pa ang kwan 2025. So atong i-display diri ang para sa 2024. Pakinino sa atong mga decos. Makuha na ni. Na-adiri ang ato ang linking. Naka-display diri ang duha kabuok. Na either sa Mediafire ka mo or automatic download sa ato ang PDF. Nadiriya, stewardship original, no? Para ma-download ang ato ang offertory na ito nga devotional reading sa atong stewardship. No, kung naka mo sa ato ang home, i-click ninyo na, no? Kung maka kanang Google Chrome ka mo, inyong i-long press ninyo ang kanang linking mo. O highlight man siya sa tanan, ay open diri. Pag open na, download na siya largo, no? Inaot nga nakuha sa ato ang mga decons, no? Kayo nga wala. Wala ang libro. Wala, magod ang libro, no? Labi na kay booklet. Booklet raman na iyang kategory. Kanang iyang basahon sa ato ang mga decons. Booklet raman na siya, no? Bising ka na ato ang gasita. Booklet raman na siya. No, mauna nga. Natay mga source, anak sa atong masub copy, no? Dito ma-download sa mga website. So dapat na inyo ana, no, para dito po mo makabasa. Oh, mauto siya na dito ang ato ang materialis, no, nga ma-download.
Pero Drea, nakita yung linking Drea. Kung i-click nyo itong Spotify account natin, mulago ka mo sa itong Spotify, subscribe, no, follow, like, and share. Kung i-click nyo, i-click nyo yung ato ang YouTube act natin, no, ma-output ka mo sa ato ang YouTube mga account, subscribe, follow, like, and share. O ganing home, ano yung atong home articles, no? Nga din ato tapakanan sa ato ang mabasaon. Ma-abot lang ka mo dito sa ato ang first nga entry. Sa latest no, kung i-click niyo ng home. So, ang ato ang first part is the worship na itong devotional reading, ang The Voice of Prophecy. Di ba mo maday ng kung ano ang programa ni Pastor Arroganti sa iyahang preview sa una nga The Voice of Youth. The Voice of Youth mapunto. Kaya na ada isa programa po nga The Voice of Prophecy. Karang masahaw na ito si Saya. Ang tingog stagna. Tingog stagna. Mana ato ang basahaw no? Ang first part. Second part na ito. Ato ang Youth Devotional The Great Controversy. Matapos naman di ay ni. Gisog na nato ni sa July 24. O karon dali rin siya matapos. Pilara. 1, 2, 3, 4. Upatra ka adlaw baga baya kay ning basahon karon amot ning kuan magutos siya gamay ra ba mo nang daghan nato di baga inoy basahon nato karon o baga kaayo ang verse pages niya nga ato ang basahon karon page 600.1 to 602.3 no madiin na nato pero baga siya kay laktaw mo nato gi apil man nato ang duha ka pages no na abot man nato sa 602 dapat ko ano to siya 601. Diha pato no na abot naman 602 mo nang taas-taas nga pagbasa diha sa tong lagi controversy ang ato ang devotional for all no it's peace and heavenly places na nakani materials kung magbasa ka mo sa itong subcopy kaya ato gibutang riya sa ato ang kuan artikulo no so ato pagkatunan karon ang sa July 28 a message to the children muna na itong ikuan nga itong pagkatunan karon og ang report nga ito ang tapuson ang July nga mga pagtuon no from July 27 og July 31 dili na to ma-appeal ang katong sa August ra punto no pero karon nga semana no ma-August no kung kita mga ato pa nang i-report ang ato ang tibo ka natong ang sa July no o ang atong pangabri sa August na po nga mga pagkatunan. So, atong mga pagkatunan karon gisugdan kinis July 27, padulong sa July 31. Sa July 27, kita itulan, The Object of God's Special Care. Sa July 28, a message to children. July 29, a message to youth. Uy, bahin-bahin nga mensahe, no? July 30, on guards against Satan. Uy, murag para sa tanan na, no? Ang July 31 is my family prepared to meet the Lord. Oh, di ba sa basta no? Prepared ba daw, no? So, mauna ang ato ang mga hanay, no? Sa atong mga devotional for second or third na itong apart. Sunod mga sabat call kita, no? So ato ang mga sabat ko lihok magadjit mga pun galaw nawa kagalaw ning ko Andrea display wala makasunod.
Oh, karon pa nakasunod ato ang kuan. Mga Sabat School, no? Welcome kita sa ato ang fourth part nga pagatun-an ang inverse para sa ato ang mga senior youth nga dots nga atong mga professional. Ato ang third quarter STT stories that transform. Ang lesson 5 na to. Gitaytulan persistent and prayer. Oy, sa prayer balikan na po ng pagtuon sa prayer, no? At pagkatunan karon Saturday og Sunday, ang Saturday sa portion nga intro, no? Sa Saturday prayer change us. Ato na nang i-report, no? Sa Sunday atong itakol pug karon nga adlaw, no? July 28 sa portion nga engage. Gitaytulan accessible God. Oh, ang ato na dai yung mga report, no? Atong pagkatunan sunod nga mga adlaw sa Monday July 29 sa portion nga interpret. How much more? Uy, how much more kaya waga ko at pagutana? Nga title. Sa Tuesday, July 30. Oh, alam yun na. Alam na natin. Alam ng lahat. Oo, unsa ba? Oh, in speak, no? In speak. July 31 sa Wednesday. Sa portion nga, invite Jesus, our ladder. Sa Thursday, July, August, aguy, welcome nas August. August 1, matod pang kantas ages, August pa lang, mama, masko na ako. August 1, ano? Oh, kita ito lang, insight, our father. Og sa Friday, August 2, inquire, ang ato ang mga paghusay. So mo ato atong pagaton ano ang Saturday og Sunday tapos ang ato dayong Sabbath call sa atong mga junior youth nga murag mantong wa kalihok ning isa no atong display. Oh, Sabbath call sa atong mga junior youth nga murag mantong atong kay quarter back to the future lesson 5 na tong series of vengeance is a good word. Uy, good word ng obedience. Mga kabirin sa itong pagtuon karon no, July 27 to August 2. Uy, kuyawa. August 2. 02. August 2. 02. Or August 2. 2. Ala, inaw dya. O siya, August 2. 02. No, padulong. Ato ang Katek sa Daniel 1:20 o gato pagkatunaan sa Sabbath day Daniel 1 verse 3 to 8 o sa Sunday nga ito pagkatunaan ang Romans 16:19 o mauna ang ato ang mga Sabbath school sa atong mga junior youth nga murag mahantong ang Cornerstone Connection karun now karun now ato ang pagkatunaan ang 6 part, no? Ang Sabat ko sa ato ang mahamtong, no? Atong third quarter, the book of Mark. Lesson 5 na to, miracles around the lake. Oh, miracles around the lake. Ang balita, daghay na nga anod ng mga tao around the lake, no? Sa kuan, natin ipakita sa video nga sa multanban ba to multanban no human ato ang ilahang lunok no pero nagig kuno toy mga gipang anod-anod ng mga tao na po ganito ini ambot yung hubog ko to siya ni saw man siya sa grabe ka sulog kaayo no gipakita na po itong mga bata nga nangaligo sa sapa no sapa ba to kuno murag kuan ba murag pons balls basta ni kalit og ragasa og kusog ang kanang tubig no. Arang-arang tong isa kay nakadali-dali siya kawas pero naagi mga nangaanod sa baha ano. Oh, lahi po na siya. Inaanod pala. Karon ato ang tulad miracles around the lake no sa lawa kibali. So kabarin sa ginato July 27 to August 02. Ato ang mga pagkatunaan sa Saturday mo na atong series no July 27
Mercos around the lake, no? Abi na tug around the sea, lake di ay. Okay, Galilee ba yang isgutan ni ni? Ay, mo na sila. Basig lake na no, naman kunoy dagat nga murag lake na siya, no mo siguro tang Galilee pa na. O ang Dead Sea. Sa Sunday na ito, pagkatunahan sa July 28, calming a storm. Oh, ipakalma ng storm. Balikan ito ng pagtuon. Sa Monday, July 29, can you hear a whisper above a shout? Wala ka kuyaw, no? Nga, tungod sa kabanha, nadunggan, hinunin mo itong ga-hung-hung-hung. Diba? Ano? Tuesday, July 30, on the roller coaster. Way Jesus, ay roller coaster, grabe itong ipakita sa video. Dili ito sa roller coaster, unya. Ang iyahang duya na niya kay murag roller coaster, kanang magunit, ragog ka, magtindog ka, unya kay. Ang sa mga itong duya na nga, mutuyok man. Ah, basta kung na'y magtinonto sa imuham, magsakay-sakay ka, itulod, kusog kayong imong amigo, ah, ang ikaw, magtituyok mo kag mayo dito sa kuan, no? Hindi na ikaw mubuhi, kay mulagpot man ka, mubuhi ka, di ba? Lagi yung kuhan nga, muragway kaluoy, maluyan ang kamot, malabay na, di ba? Ayaw-ayaw, ganyan, tulak-tulak. Basta gasinggit-singgita itong ehang amiga, kay gatuyok-tuyok nito kanang murag roller coaster nga duyanan, no? Pero kanyang sa manino, roller coaster with Jesus. Ato na siyang pagkatunaan. Sa Wednesday, July 31, rejection and reception. Uy, mga RR po. Sa Thursday, oh, August na, August 1 ang Thursday, no? A different kind of Messiah. Uy, first day, first week ba ang kwan? Ang opening sa klase. So, Messiah na, no? Friday, August 2. Murag naman tayo, kung ano ng August 2 na to. Wow. Sa wa ba na siya ang adlaw ang butuan? Ang Augusto? O kalibot lagi talo? O oh, ato pagkatunan sa Friday ang Father Toad. Sa ato ang side A o ang side B nato no? Ang kapagtupag tuon kasita and it's B sa teacher's comment nato nga edition ihang side B sa kagabhion. Amana nato ang man ay no kini atong mga pag-anay pagtuon gihatod ka nato sa tungod ubos ang atong source. Aw oh, balik sa Little Heads, balik sa Little Heads, balik sa Little Heads. Balik sa Little Heads, no? So gihatod ka nato sa tungod ubos ang atong source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit, o giligugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10 atong small group sa youth ang Power of 70 ang TMI Total Members Enrollment Personal Ministry Tics Gospel Daily o kang Lamb Legendous Missionary and Preachers. So, unsa to siya? Ato ang Global TMI, no? Nga Total Members Enrollment, ang NDRIAL, mga stewardship, no? Personal Ministry, no? Atong discuss with you, kang lam, Legumptus Missionary and Preachers. So, ato pasalamatan at umgahong mo Diyos nga nihatag sa kahigayunan nga pamlandong ihapong kita sa atong pa, no? Sa iyahang mapulawanon nga mga pulong sa iyahang pulong nga may gahom, sa iyahang pulong nga ito ang kalanon, sa iyahang pulong, ito, bread of life, no? Bayong na ba ng vlogger, tara, luto tayo, di ba? Luto tayo, no? Kinikarmura pagluto na ito, no? Sa pulong sa juice, di ba? O niya, ito ang elem nun, atong living waters, o ang ato ang kinhawa, no? Break for the soul sa ato ang espirituhanon nga pagkinabuhi, di ba? So,
ibalik ang himaya ug tungog sa tumugahan nga Dios sa ihang mga kaayuhan nga gihatag kanatong kanan. So ato asad pasalamatan mga kaigalaan, mga kaisunan, kay sila ato ang mga contributors, atong collaborators, no? Atong tig-like, atong tig-hatik, tig-tig-tig-tig-tig, tig-share, mga kapayante sa video link, no? Atong mga please na ito, no? Followers, likers, mga subscriber, hinahinay nagdugang, no? Ang ato ang subscriber, o sa itong wali, no? Nga bahalag hinay, kung di ko no makaya sa kanang sakyanan, magdagan, di ba? Kung di makayas dagan, lakaw, di ba? Kung di makayas lakaw, kamang, di ba? At least naglihok, no, ato ang mga subscriber. Oh, thank you, no? Sa ato ang mga subscriber nga nagkamang-kamang, gadugang tanong. Sa ato ang mga subscriber, no, naot nga, mabulawan, mabulahan kita, no, sa mga pagtulunan ni Jesus nga, gipaabot ka nato sa adlaw-adlaw. Magahari ang iyahang gingharian sa atong kasing-kasing, no? So ato gina silang pasalamatan, no? Atong matig-like, atong tig-tig-tig, tig-tig-tig, tig-share, mga tig-apian po sa atong mga video link, no? Makasubaybay sa atong mga distributed, atong distributed, no? Ang scripting ato ang recording uploading nato sa Facebook live, nato sa YouTube channel, ato ang radio online sa atong podcast o sa atong Spotify, YouTube music nato, no, og ang ato ang MP3 powered by, no, daghan na sila, Dropbox, no, Mega, Mediafire, no. So daghan tag mga power sa ato ang MP3. So ang mga namugna i-proseso, di ba? Oh, ice scripting, no, ato siyang i-proseso sa ato ang cap notes. Oh, nakita yung collaborators diha, no? Kay mo na ito ang script. Ato pag inaibot lang sa ito ang Facebook, magkahiwalay itong devotional o Sabbath school, no? With graphic interchange format. Kung GIF, nga balik-balik lang ang GIF, lo? Nangabot na lang tagkuan. Kanang isa katuig na dahil balik-balik na ito ang GIF diha, no? To pas-pas-pas kayong panahon, no? Sumaw na siya atong iko ano nga nakita script diha og mani ang atong artikulo diha nato tapokon ato ang mga devotional og Sabbath school sa ato ang home, no, home nato nga blogspot.com ang spiritstar2022.blogspot.com diha nato ibutang ato ang mga article, no, og mao na ato ang pagluto sa ato ang kalan-on, no? Na ready na ang mga putahi, di ba? Kung magluto pa, ipang-display ang mga unsay panglutoon, no? Nanay kanang foods diha, nanay mga lamas, nanay mga, di ba? No? Pero i-process pa na siya kanang takangan, di ba? Takangan. Oh, ang takangan na to, ang ato ang recording, no? Nga matakang na nato ang ato ang mga nanay mga putahi, no? So ato siyang matakang mapaminawan nato ang mensahe sa ato ang tuhing Diyos sa masinsinan gayud, no, nga 2 hours, no, ang 2 hours simuon pa natong tibuok nga adlaw hangtod sa gabi sa atong katulogon, no, mao nga ang ato ang greetings, di ba? So tibuok pod nga adlaw ang ato ang greetings niining Sunday, di ba? Happy Sunday greetings, di ba? Sa tanan og malipayon nga pagmata, no? Good morning, good noon, good afternoon, good evening, hantod sa good night. Mao na ato ang
season of greetings nining Sunday. Good season, no? Nining Sunday. Ug ang ato ang good energy nga greetings, no? Nga happy wake up, no? Intik dayon og water, no? Oh, devotional dayon, mga meditation, no? Mga prayer, mga pag Bible reading ato ina sa i-apil-apil para may na lang na, no? Nga na ay pagbanggit sa activity, di ba? No? Kaya kung di mahimo, at least na sa mga pagbanggit ni mo pag-abuhato, no? Mga prayer ni mo, pag-Bible reading ni mo. Mangita ka lugar ni ana, no? Dawn and sunrise, before dawn and sunrise, no? Kaya naapay mga family worship, no? Mga family worship. Tapos ato na lang yung kalanon, mga physical, no? Happy, pamahaw, paniudto, panihapon, pangisnak, pangatulog. No, mauna nga mga time, season, and energy. Madunggan na to ang ato ang kalanon, no? Sa tibok nga adlaw. So, kung na nakita yung kalanon, di ato siyang ipaambit, no? Sa ato ang Facebook, kayo nabutang napod na to ang ato ang image category. Bago kitang image category, ang background, dagat ng background diri, no? Lake man unta na pero dagat wala iya background. Lo si color sa lake. Hello. Dagat ang background diri ano? Kung inyong makuan gibut na to daghan na tag usbon diri kay natay gibutang diri nga lesson 6, no? Unya na pud tay weeks diri gibutang nga week 31 over 52. Mao kay balina ko magbutang na pud tag kanang mga image category, ma-appeal to na ito nga ma-change, no? Nagrugang yung tag natay pang-update, no? So, ato siyang i-share sa itong Facebook, no? Kay mana na nakita'y album, no? Butangan na natong mga video. Kung ma-upload na nato ang itong mga video, no? Ato siyang i-share sa ito ang mga group page, no? My World, Twitter, Tinabak, Telegram, sa mga bot na dito, may hibagitag abangan, no, tipik sa itong kinitibukan, sa itong long video, mahimo na ito siya nga reels, no. I am the messages, o katong QR code na ito nga mga post, no, ang shout notes na ito sa itong messenger. So, makibali na siya, no, ang ato ang pag-share sa ito ang Facebook. Human sa ato ang Facebook ni ang ato ng pag-live sa ato ang YouTube channel, no? Kaya nagkuan na mag-isa ka oras na dili pa kita introduction pa kita, no? Paghan ay pag-introduction, no? Sa ato ang YouTube, no? Ang ato ang live time na to, subscribe, follow, like, and share dili sa atong account, no? Bible Reading Marathon Journey 2022, no? Subscribe, follow, like, and share. Make certain, make history, no? Ato ang live time na to, 10 a.m. to 12 high noon. Ang ato ang pag-live, no? Humani, ana. Makapatugtog kitag mga mangita na rapapuntag koan. Bago pa ganito nang itag team song sa July, mangita na puntag team song sa August. Kay i-August naman yung muli nga semana karon, no? O kamo di hay galaon sa atong team song sa August. Nabayin yung manhunaan. So, pagpatugtog na nato sa ato ang team song, namantay ko an, dan tibilyas karon, no? Sa ato ang Bible study in the air, makapaminaw kita. O niya, listener, mabuti nga itong mga listener, mag-isayo na po niya itong listener dito sa Amerika. Sayo na po nila himo na ilahang mga buluhatong diha, no? Basing na natin Mark Penley, na po tayo, Hope Sabbath Call. Ato, mag-abot kita kagabi on, no? Ang ato ang offline nga prime time nightly reviews, no? 9 p.m. to 11 p.m. ato ang pag-repress, ato ang mga napitilinghogan, ato ang kalanon, no?
human sa atong YouTube channel, di ato ang YouTube Music, no? Atong Spotify, di ba? Radio online ato, no? Sa atong podcast. Subscribe, follow, like, and share sa atong account sa atong Spotify, no? Sa inyo rabang mga laptop mo, open, rabang sa glargo, no? Di ba naman ang hit nga? I-open yung glargo na iyak Spotify, no? Mga nga. Para gamitin ninyo na, i-add ninyo ng atong account, no? Spirit sa Kasir Podcast Channel. O niya sa ato ang YouTube Music, kung inyong i-add ang ato ang account, no? Ang RSS, https://anchor.fm/d40/d42a4/podcast/rss. Inanamad ang ato ang account sa ato ang YouTube Music, no? Og sunod ang ato dayong MP3, atong yung i-upload, no? I-share po nato ang link para ma-download na atong MP3, no? Katong MP3 nato sa Friday, nabutang na puto nato, no? Ma-download ninyo to sa ato ang mga wall. Unsa ka maghimo tag form, no? Para makuha na to ba na yung kagat sa form, no? Nga ma-download sa kanang atong MP3. Kay hindi makamuhi mo form kung walay purpose, no? Magkipali na, no? Kasi lang na siyang idea, no? So mauna na ato ang mga hanay, magatuon na kita sa pagkalipas sa isa ka oras. Magsugod na kita, no, sa ato ang pagpamalandong. Ang naa sa kwarto, no, kumakay mo sa paglohod, get your Bible and put in your heart. O magampo kita, magampo ka mo, no, sa secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer. Magampo kita, no, sa Lord's Prayer. Huwag mag-ampo ka mo ito sa inyo, ano nga personal. Or, amahan na mo nga na sa langit, pagabalaan ng unta ang imong alan, panhiya imong gingharian, pagabuhaton ng tayong kabut, undin his yuta, maingon sa langit, hatay may karoon sa pagkaunong tagadlaw, pasilo ka sa mga utang, mayon sa kami kausay luman sa nakautang ka na mo. Ayaw kami itugtiyan sa panulay, kundi luwa sa kami gikan sa dautan, kay imong ang gingharian, o kang kahumhimaya, hangtod sa kangturan. Amen. Yes, welcome kita sa ato ang pagbasa sa atong stewardship nga devotional. Bisaya ato ang pagbasahon galaw magadjit sa first paragraph. The voice of prophecy ang atong English ug Bisaya karon tan-aw nato ning masagulan ba ning kuan. Kanang waray, no? Ang tingog stagna, ang tingog kunong tagna, no? The voice of prophecy. Ang una ang critics dire pinadayag 14:6, no? Triangle message. O niya nakita ko ang lang ang laing anghel nga naglupad sa taliwala sa langit. Nga dunay walay katapusang ebanghelyo aron iwali ngadto sa nagpuyo sa yuta. Sa matag nasod, tribog, pinulungan, o katauhan. Si, kinsa na iyang ngalan? It's him, no, Richard, na tao sa estado sa Iowa ni atong August 28, 1994. Happy birthday, no, kay August, maugos na kita. Sa edad nga 97, uy, 17.
si Richard mihukom sa pagsunod sa mga tunog sa iyang amahan o apuhan. Uy, sundan niya, no? Papa o lulo. Nga mahimong usa ka magwawali. Uy, magwawali. Usa ka adlaw ang iyang igsoong lalaki. Usa ka driver sa usa ka senador sa Estados Unidos. Midapit kaniya sa usa ka demonstration party alang sa usa ka butang nga bag-o sa lugar. Uy, gidapit po, apil siya pawalihon siya. Usa ka estasyon sa radyo. Ang batan-ong si Richard wala musepian bisan unsa mipasabot og nagsugod sa pagdamgo sa paggamit ni ana nga teknolohiya alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo o manotok siya ang voice of truth kibali no voice of prophecy sa pag-graduar sa 1990 nagsugod siya sa usa ka karera isip usa ka ebanghelista nagpadayon sa pagsangyaw sa mga tolda. Aron mahatagan ang mas daghang maminaw. Gipilan ni Richard ang mga lungsod nga adunay mga estasyon sa radyo. Gibayran ang mubo nga mga commercial nga nagdapit sa mga tigpaminaw sa mga meeting ngayong October 19, 1929. Naghatag siya og usa ka 15 ka minuto nga sermon sa Los Angeles nga dunay pipila nga mga panagna nga pagpamalandong. Sa 1937 si Don Lish tagiya sa usa ka broadcasting network miuyon sa pagsibya sa bag-ong programa sa pag-ebanghelyo. 1937 sayang estasyon sa radyo busa na tao ang programa nga The Voice of Prophecy o dito rito. The Voice of Prophecy. Samtang ang mga sibya nakaabot sa dugang o dugang ng mga palay sa susamang sistema sa mga pagtuon sa Biblia nga gihimo alang sa mga maminaw sa pag-abot sa mga sulat. Nagkinahanglan si Richard og Luna sa pag-organisar sa tanang sulat. Walay daghang kapilian, giayon niya ang usa ka tangkal o gigamit kini nga una nga opisina sa Voice of Prophecy. Uy, tangkal pa siya sa pulo. Ang inisyatibo ni Richard mikailap sa tibuok kalibutan karon. Ang simbahan adunay labaw pa ka 160 ka mga sentro sa media ug usa ka dako nga kabilin sa mga nakabig nga mga tao pinaagis gahom sa balang espiritu. Kini nga buhat mitubo ug nahimong posible nga mga ebanghelyo milangat sa tibuok kalibutan pinaagi sa atong ikapulo ug sa atong mahalad saad. Ikam kapil nini og uban pang gamhanan. Gamhanang mga inisyatibo sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Si Ellen G. White nag-ingon. Kinahanglan nga ang tanan nga
nag-angkon nga maanak nga lalaki babae sa Diyos. Matinahurong tumanon ang ilang obligasyon sa Diyos. O sa ilang isig kataw diha sa mga ikapulo o mga halad. Uy, madaya sa obligasyon sa Diyos. Sa mga tao. O sa kadagaya nga mudagayday nga Diyos ka sa pipiganan sa bahandi. Aron sa pagpadayon sa buhat sa Diyos diha nini. Laing-laing mga sanga sa tibok kalibutan. O, abot na siya, no? Ibangit sa Review on Herald din, ano? Sulat ni Lanche White sa Mayo 16, 1893, kung inyo kibali ng i-research, no? So, mga pag-apilar, no? Paghimo pakisad uban sa Diyos. Sa pag-atag kanunay o piho nga proportion o porsento sa imong kinitaan, aron ikaw makaapil sa buhat sa Diyos sa tibuok kalibutan. O diba, apil na siya sa pagbuhat, no? Kaban sa Diyos diri sa tithes and offerings, no? Gugma sa Diyos, salamat sa pagbag-us kinabuhi sa imong mga halad sa global mission, no? Ang halad sa mission gipadala ngadto sa Trinidad makatabang nini Sentro sa Impluensya. Mao kana atong pagbasa sa ato ang opportunity nga sa reading sa Bisaya. Og mabalikan atong pagtuon ang walang katapusang pinadayag 14, di ba? Balikan na po. Sa pila ba na ka bersikulo mubo ra ba na no atong tanaon ang pinadayag nga 14, Revelation 14. Katapusan ato nga libro sa ato ang Bible, no? Unya ang 14 nga kapitulo. Kay tukan may sa 22 man siya ka kanang chapter ang pinadayag dira sa 14. Og tan-aw nato pila ka mga bersikulo. Amubo kaayo. 23 ka bersikulo, bahino nato tinagnapulo na, no, ang ato ang pag Bible reading nato nga pag half chapter, no, ang Revelation 14 ugma sa Monday, no, o Tuesday po ang ato ang dugang nga pagbasa, no. Karon dili na kita sa ato ang GC, no? Devotional sa itong mga youth ang The Great Controversy, no? So, ubay-ubay kini nga panid, no? Kaya atong tapuson karon ang chapter 37, the scripture safeguard sa mga verses nga 600.1 to 600.2 to, no, or 602, no, 0.3 nga mga verse pages niya, no, ato ba saon? God has given us His word that we may become acquainted with its teaching and know for ourselves what He requires of us. When the lawyer came to Jesus with the inquiry, "What shall I do to inherit eternal life?" the Savior referred him to the scriptures, saying, "What is written in the law? How readest thou? Ignorance will not excuse young Lord, nor release them from the punishment due for the transgression of God's law. Because there is in their hand a faithful presentation of that law and its principles and claim. It is not enough to have good intention. It is not enough to do what a man thinks is right or what a minister tell him is right. His soul salvation is at stake, and he should search the scripture
for himself ay murag mo nang gikuan ni Ma'am Saira no. Set the scripture good no for himself no. However strong maybe has conviction, however confident he may be that the minister knows what is true, this is not his foundation. He has a child pointing out every waymark on the heavenward journey, and he ought not to guess at anything. It is the first and highest duty of every rational being to learn from the scriptures that is true, and then to walk in the light and encourage others to follow his example. We should day by day study the Bible diligently, weighing every thought and comparing scripture with the scriptures. Mo na tong gikuan sa lesson no nga natay pag-compare sa scripture di lang kay personal lang pa yung tubag ba nga unsaon nimo sa Ginoo para dili ka mag kanang mabuhi sa iya ha di ba mo tubag dapat ang personal magtuon mag lesson mag devotional ampo di ba o imo tong itakol ang scripture no sa imuhang pagpasantop scripture no to scripture. Diba? Comparing scripture with scripture. With divine help, we are to form our opinion for ourselves, and we are to answer for ourselves before God. That roots most plainly revealed in the Bible have been involved in doubt and darkness by learned men who with pretense of the great wisdom teach that the scripture have a mystical, a secret spiritual meaning not apparent in the language employed. These men are false leaders. It was such a class that Jesus declared, "Ye knew not the scripture, neither the power of God." So Mark 12:24, ay matunan din nato na kay Mark manghihapon yang gikuan. The language of the Bible should be explained according to its obvious meaning. Unless symbol or figure is employed, Christ has given the promise, if any man will do his will, he shall know of the doctrine. O diba? Musunod lang hindi ay ta sa ihang kabubuton o ang ihang doktrina ang ato ang ituon. No? Dili kay ato ang doktrina. No? Sunod na ito kabubuton sa John 7:17. If mean would but take the Bible as it reads, if there were no false teacher to mislead and confuse their mind, a work would be accomplished that would make angel glad, that would bring into the fold of Christ thousand upon thousand who are now wandering in error. We should exert all power of the mind in the study of scripture, and should tax the understanding to comprehend as far as mortal can. Oh, apilong kiti ay ni muna kung nauna, no? Gamitin po niyo imong understanding, no? As mortal can, no? Yeah, makaya sa mortal, na mortal nga makatawa na lang yung nag-una-una sa
pagsabot sa Bible, no? Pero maman ko, no? No? Diba? Una-unao ni mo Jesus Christ, Jesus Christ, nabuhi si Jesus Christ, ano? Kanang nagpakamatay, no? Makakuan ka, no? Si Jesus Christ, ang anak, siya po ang amahan, lalala ba? Pero mga siya, understanding ni muna, no? As you can, no? As mortal, the deep things of God, yet must not forget that docility and submission of a child is the true spirit of a learner. Ah, di hapon na yung makita, no? Ang tinuod yun nga, magtutuon, no? Mutuki yun siya, kung saan nirigi, example, no? Deep things, no? Yan na pagani, docility, na rin nga word docility, no? Scriptural difficulties can never be mastered by same method that are employed in grappling with philosophical problem. We should not engage in study of the Bible with self-reliance, with which so many enter the domains of science, but with prayerful dependence upon God and sincere desire to learn His will. So, dili siya sa science, no? Kung dili sa yung kabutun masunod na to, no? We must come with a humble and teachable spirit to obtain knowledge from the great I am. Or sa Diyos, no? Humble and teachable spirit. Otherwise, evil angel will so blind our minds and harden our hearts that we shall not be impressed by the truth. Mauki pa rin ang kabalaktaran, kundi ikaw ka mo humble of teachable ng spirit kay bright ka kayo, ikaw mo ipagsabot, no? Na adi ay evil angel, no? Magsinamok sa imuha, huwag mawala ka, no? Many a portion of scripture which learning pronounce a mystery or pass over as unimportant, it is full of comfort and instruction to him who has been taught in the school of Christ. One reason why many theologians have no clear understanding of God's word, talaga ito rin mga theologian no clear understanding of God's word, no? God's word is, they close their eyes to truths which they do not wish to practice. An understanding of the Bible truth depend not so much on the power of intellect brought to the search as on one singleness of purpose, the earnest longing after righteousness. So, mga ginagawa sabot, no? Dili sa intellect, no, kung dili dito asa righteousness here. The Bible should never be studied without prayer. Balik-balik na niya na, no, without prayer. The Holy Spirit alone can cause to us to feel the importance of these things easy to understand or prevent us from resting truths difficult to comprehend. It is the office of heaven angel to prepare the heart to comprehend God's word that we shall be charmed with its beauty, admonished by its warning, or animated and strengthened by its promises. We should make the promise with intentions our own. Open down my eyes that I may behold wondrous
things out of the loo. So nagbalik na tali, ano? Sa Psalms 119:18, temptation of an upper estimable because to neglect of the prayer and the study of the Bible, the tempted one cannot really remember God's promise meet Satan with a scripture weapon, but angels are round about to serve, willing to be taught and divine things in the time to great necessity. They will bring to remembrance the very truths which are need, those when enemies shall come in the like blood, the Spirit of the Lord shall up standard against him. Isaiah 59:19, murag nasumpay ba ang kuan katong gahapon, no? So, tatanawon kung naikit ba nato ni. So na, balik na itong basa ang katong sa miagi, no? O, ugma na lang natutaposo, no? Ang nanghibiling kini nga verses niya, ang 600.1 to 602.3, kay wala na ito siya nabasa karon. Wala na, malagi na pag-ilit-ilit malintan, no? Wala siguro na peace, no? Nakapit to siya, wala siya na peace. Nagbalik nun ta. Ugma na nato taposon ang chapter 37. Inat-inat na puntaan ning kuan. The Great Controversy. Grabe no. Love ko na di ay. Nakaabot na ta sa isa katuig sa itong The Great Controversy. Diba? Sa itong baliktanaw. The Great Controversy na to. No? Ni raw na kita isa katuig. No? So di na siya maga duha ka tuig ang atong The Great Controversy, isa ka tuig rin sa Kapino. So, ang ending, ugma ang ending nato sa ato ang chapter 27. Chapter 27, kay dili siya main karon. Nagbalik ra kita basa, wala man po higa hinumdum atong gibasa, atong kung ano. Miagi. Largo na kita sa atong devotional for all. And heavenly places kita. A message to the children. Oh, minsan pa sa mga children, no? Mga estudyante, apilo na tuloy. Estudyante, no? Mga youth, di ba? Ay, no, ugma ang mga youth, no? Nagkuan ba yun siya? Naghanay ba yun siya, no? A message to the children. Mga kabataan, no? So, maminaw ba itong mga bata? Kanang mga bata ba, no? Siguro kanang mga naiigdulungog. Mamang nang ipanawag sa Ginoo, let him hear, no? Ang naiigdulungog magpatalinghog, no? Makibali po nang sa mga kabataan, no? Murag kanang sakto na ba imong pagsabot, no? Bata pa ka, pero kamauna ka nga. Mupokus ba nga? Maminaw ko, ana, no? Pero kung hindi ka maminaw, ah, wala, no? So, dili kita sa ato ang July 28. Grabe, tapoko ni mo ang naitaas ba? Murag naitaas, no? Kay, para mag-good sa children. Saan mo nang mag- basa mga dagko ra, no? Muni nga wala na aplikar, no, ang ato ang mga pag-worship, no, nagiday sa itas. So ang key text diri sa ay Ephesians, no? Ephesians 6:1-2. Ah, dito man isa kanang Ten Commandments gi update ni kuan Apostol Pablo.
children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise. So maunang gipasabot sa mga kabataan, no? Nga nasa mari message siya sa mga kabataan nga mo-honor ka sa imong parents. Ug ang rason kay kana right, di ba? Puyong gani kag right, no? Balaod na siya. Either dili ba balaod sa tao, no? Di ba na ay right nga human rights, no? Right of way, basta imuhang right, no? Katungod din na nimo nga i-honor nimo imong mga parents, no? Pero dugang padri sa biblical, no? Honor thy your father and thy mother, which is the first commandments. Kay napagid siya sa Bible, no? Commandments nga nai promise katong mutaas ang imuhang kinabuhi, no? Sa Exodus, sa man yung makumpir na yung sa Bible, no? Exodus 20 na po na siya, no? Unya kay verse 8 man ang Sabbath day, dito na sa verse 9, no? Sa Exodus 20 ang pag-honor sa imong mother and father, no? Katong giingon sa Ginoo nga, kinsa iyahang inahan, no? Iyang igsuong babae, igsuong lalaki, wala mo ito kapasabot nga, wa niya ki-honor ang iyahang maginikanan kay tanan ang iyahang ipasabot, no? Ang nagtuman sa kabuton sa iyang amahan, no? So, iya ratong ipasantok, no nga, may mo relationship, no? Pero naagihapon siya ipag-honor, no? Sa iyahang mga kinikanan, no? Nagwali lang gid siya, no? Nauna lang gid ang iyahang mission, no? So wala gid niya gikuha ang pagtahod, gidugangan hinuon niya, no? Kay natanan na ang kanang nahimo niya nga kanang mother ang punto, no? So ato basahan niya ang insight diri yang padasig. Children are admonished by the apostle to obey their parents and the Lord. Oh, mga children. Basta natin ipakita sa video. Ambot sakto ba to? Kaya di man lagi manghugas. Gipabaksig niya. Nagbaksig itong baig laki. Kinsay, udaog ba yung hugas? Basig content na to siya, no? Pero dapat dili na siya maagig sa bagay, ha? Manghugas na kung pahugason. To be helpful and submissive, those who truly love God will not strive for their own way and thus bring unhappiness to themselves and to ourselves. They will strive to repent Christ in character. How precious is the truth that the youth who strive against sin, who believe and wait and watch for Christ's appearing, who submit to parental authority, and who love the Lord Jesus will become those who love His appearing and who made Him in peace. This will stand without spot or wrinkle before the throne of God and enjoy His favor forever. They have formed lovely characters. They have guarded their speech. They have not spoken falsely. Oh, katubalik ko na itong spoken falsely. Ang video nga, duha kabuk yung anak. Ano?
Ayang anak tong iro o katong isa kalaki nga sumbong iro. Marunong luwag kayo yung ipakaon tong sudan yung musingkit na siya. Ma, ma, gikaon ni Doggy ang kuan pod. Pagsuko tong iro. Wala is narin tong iro luwag sigaw aw aw aw. Kay kanang gipahamak, gipahamak na siya ba sa iyang igsuon niya nga lalaki. Oh, dili kibali mo ka nagpulsili, no? Spoken possibly, no? They have guarded their action that they should not do any evil thing, and they are crowned with everlasting life. It is the privilege of parents. Ala ka privilege ko nung parents. To take their children with them to the gate of the city of God. See, I have tried to instruct my children to love the Lord, to do His will, and to glorify Him, to such the gates will be thrown open, and parents and children will enter in. Every family that finds entrance to the city of God will have been faithful worker in their earthly home. Oy, diri na di ay magsugod ang iyang duty, no? Kung mangita kag entrance dito city of God, magsugod na kuno kag duty diri sa imong earthly homes, no? Fulfilling the responsibilities that Christ has laid on them. Their Christ, the heavenly teachers. Will lead His people to the tree of life, and He will explain to them that roots they could not end this life, understand? In that future life, His people will gain the higher education, its completeness. Those who enter the city of God will have the golden crown placed upon their heads. Uy, golden crown mo itong illustrate dito sa MBC, no? Na golden crown, napagani. Golden crown diha gabitay, no? Sa tuang office, no? Placed upon their heads. That will be joyful saints, which none of us can afford to miss. We shall cast our crown and feet of Jesus, and again, we will give Him glory and praise His holy name. Angels will unite the song of triumph, touching their golden hearts. They will fill all heaven with rich music and song with the Lamb. Muna ginang ipangita sa Ginoo nga sama sa usa ka gagmayng bata, no? Kaya but nang senaryo nga karang example ba nga dito sa langit na kunoy mga anghel na ay mga ga-crown, di ba? Murag kung kuan mo naon pang bata gihapon siya nga talan-aw, no? Ngayon ganito sila ga-programa, murag kunog children program, no? Katong dito sa langit, di ba? Oh, ilalabag yun, no? Muna nga gipangita sa Ginoo nga na akibali pagka-humbleness sa usa ka bata, no? Kay dawaton dai nimo to nga senaryo nga mag-crown-crown kag kuan, corona, di ba? Pang bata man na, no? Makibali na siya ang example, no? Nga gihanduraw diri adunay pag-unite, no? Angel will unite in the song of triumph, touching their golden harps. They will fill all heaven with rich music and song. Kanang harp ambot kung mag-level up ba na ito sa langit, no? Nanabay piano, guitar, trumpet, di ba? Kining mga instrument nga itong makita diri sa kalibutan,
naaba na dito sa langit, no? Kay kung naa, parihara kita nagsaka ang ato ang kanang modernization or ang pagka-high-tech sa technology, no? Kay kung wala gani, anamalik, di tagkaraan, ari. Huwag ka ula-ula ka, ay, wala ito mga kuan sa kalibutan. Sumaon na, no, nga ato ag yung gustohon nga kaadto kita sa langit, no, kay makita po natong naabagin niya yung mga instrumento, no, diri as kalibutan, naabagin ito sa langit ato ang makitaan. So, mana kita sa ato ang mga devotional, no, atong first, second, or third na itong apart, mga Sabbath school na kita karun. So welcome na kita sa Sabbath school, lago kita sa ato ang in verse. Sabbath school sa ato mga senior, tingadot nga mga professional, uy, ato ang mga devotional, first, second, or third na itong apart. At mga Sabbath school, ang fourth, fifth, or sixth na itong apart, no? Ibaloy ka itong seven works, no? Seat of seven works, kay heptology, katutong ato mga update information galaw sa adlaw hangin ug tubig makita dito ang naasulod sa ato ang 7 pod siya nga parts, no, sa ika 7 ato nga parts or maguna baka to siya nga part, basta sa sakop to siya sa 7 works, no, ang ato ang mga news di ba la news nato lo kay di ra baka tabi sa ato mga isigkatao kay grabe ta ka busy kayo sa atong mabuluhaton, no, dire to mag news, no, ang ato ang portion sa ato ang mahimo na tong introduction. Unsa lang news? North, east, west, south, di ba kalagali ya dagkag gali uba hatag nga kuan, no. So karon dire na gikita sa ato ang mga listener, no. Atulod din sa kapart, no, di ba natay kanang devotional listener. Kato kay baling isa, mauto siya ang news, no. Di ba di mo pa kamukabukaw, walay kaalamag din sa balitas kalibutan kay nagalantaw na lang ka sa langit niya, wala ka na malita din sa kalibutan. Di man po na pwede, no. Mo-approach gani kag tao kung kampasir ka, si gani kag tabi sa ilaha, no? So, dinakita maglangan kay matugkad na po nato ning duha ka oras karon. In verse nakita, no, o pangadto kamo sa adto unon, no? Ato ang third quarter STT Stories that Transform Lesson 5 na ito, no? Nga series Persistent and Prayer. O, mauna na ato ang pagka-title. Mauna na kita, no? Sa ato ang application Sabbath School and PA ma-download sa ato ang Play Store. Dito sa atong article na adito sa ato ang materials, maklik ninyo itong ato ang web address dito nga gihatag. No, sabatschool.adventic.io. Pangitaon ninyo tong ato ang in verse, no, ang lesson 5 nakita. O niya. I-click ninyo ang ato ang sa Saturday nga pagtuon, no. I-click ang lesson 5 persistent in prayer. O niya, Saturday na tong pagtuon sa intro nga portion. Uy, naunsa man ni. Nga nanuktok maning tao diri agyala ni tuktok niya kwan makita nato ning picture diri ang nanuktok nga sa pertahan ato ni maklaro nga nanuktok ni siya kanang gipakita diri ang pertahan unya nay kamot nga maksyon og tuktok, no. So ato ining paga pamalandungan, no, prayer change us. Uy. PCO, no. PCO, prayer change us.
intro kina kita no, dili kita ipabasa. Yuk man lagi ni, wa man lagi nag Marcos ni, no? Yuk ni kuan ni kawas siya sa Marcos, no? Ang atong kuan kay Marcos ni no, parang mamaur man gud na gud. Kanang siptok na gaspil. Kanang maisgutan sa Marcos na pud na sa ato ang Mateo Mark Yuk jan, no? Ah, oh, dili aki JB kita atong basahon. Sayok 11:1-13, and it came to pass that as he was praying in a certain place, when he says, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray. Ah, maudi ay ning kuan atong gi ampo-ampo, no? Nga, mana siya ang disciple, no? Nga, mangutana, di ba? Teach us to pray. As John also taught his disciple, o di ba na? Kay iyang example, ang disciple ni John gituduan. Ang siya nga, gusto niya mag-disciple gid sa kang Jesus Christ, o nag-act siya nga, tuduan siya sa mag-ampo, no? And he said unto them. So, rin gid ay maklaro nga, disciple ka sa Ginoo kung kamao ka mo ampo sa iyang gitudlo, no? Wala ato siyang gigamit, no? Di gid kay, ato nang kagalingon largo ang inampuan ato diriya unya mangayo ra gihapon tagkaalam, no? Uya kun napud tay mga request prayer, makuha na pud nga ato nang power ang ato ang saligan kung matuma na imong pagampo mo na nga ato gigamit diri disciple prayer, no, nga gitudlo sa Ginoo, no? And he said unto them, when we pray, say our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in, diba, thy will be done as in heaven, so in earth. Unsa man diba, manina usab ni nga version? Ah, lahi dahi ang KJB? Or, lahi ni nga version yung gikuan? Kay ni kuan siya, no? Na siya pagka-usab. Thy will be done as in heaven, so in earth. Gave us day by day our daily bread, and forgive our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. Ang grabe na. Kuan niya ki. Gihopad na niya ba, no? And lead us not into temptation, but deliver us from evil. And he said unto them, ay, kay Marcos, uyok mo, no? Which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, ah, mauning nanuktok, no? Nga, praying ko, no? Midnight na ba ang usapan? Ampot po ning illustration yun sa Ginoo midnight. Muna ito ang mga kabatanunan, mga mata na lang midnight. Dugay mga tulog, mga abot yung midnight, no? Kaya na, dahil rin, ano, mga illustration mag-itog midnight, no? And at midnight, and say unto him, nanuktok ko, no? Go unto him, friend, lend me 3 loaves. Oh, marag na, ano kan siya? Nangayo ko na siya. Grabe, gigutom siguro na gina siya, no? Kay alas 12, yun, no? O niya, mangayo siya, kanakuan ba, American bread? Marga na ba, no? So, pwede kiti ay magkaon, bising tungang gabi, ina, no? Kay iya, gilos, 23, yan, nangayo ko nung pagkaon, no? For a friend of mine and his journey is come to me, and I have nothing to say before him. Ala, wala ko no siya mahatag, no? And he from within shall answer and say, trouble me not. Uy, nag-negative ayaw kong samuka, di ba? No? The door is now shut. Sirado na god ng gabuan. O, oh, kurtahan. Gabi, nakaayaw na ito. Doon talaga.
and my children are with me in bed. I cannot rise. And Gabri, kuya wana nung illustration kasi ning gita na lang ba no? Murag dadunggan ang tuktok niya ga yaw-yaw siya sa kanang hiang higdaanan. Uli na dito gabi naman kayo sirado naman ang pirtahan, di ba? And I say unto you, thou he will not rise and give him because he is no his friend. Friend ganito niya no? Yet, because of his importunity, he will rise and give him as many as needed. Dito na siguro to sa gabalik-balik na gin, no? Nga, napugo, sige ko no siya. Iyahaging Gabriel, kitagaan niya, no? And I say unto you, sumauda ito, nga, napugo, upag grant, no? I say unto you, ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asketh, receiveth, and he that seeketh, findeth. Unto him that knocketh, it shall be opened. Oh. Kana mo'y pasalig, no? Pero ang yung illustration, hapit wala abrihi, di ba? Hello? Pero ayala lang, kayo nagkursunada, iabrihan ra, no? Di bali mo ito siyang pagsulay, no? Nga murag, di kam abrihan sa imong mapag-ampo, balik-balikon lang, kay abrihon ra ko, no? Kaya ang sumada total, mo ito yung giingon, nga kunay manuktok ay ang abrihan, no? O, katungtugang pa, no? If a son shall ask bread. Oy, bread gihapon. Katung nanuktok kay mangayo gihapon bread karon ang anak, no? Bread of any of you that is a father. Well, he gave him a stone. Amrog, example nga na baliwala kibali siya no kay stone gani murag giabrihan o niya gibuno, di ba? Natin gipakita sa video nga ang butong nabaligya og juice. Juice good to siya nga timplada o niya kay purma man itong juice o niya naputi isa nga parihag purma, no juice. Nausa man itong tambok nga iyang gipiga niya ang kanang iyang melon dili sa iyang ilok. Gipakita niya dito aba nga gapiga-piga siya kanang melon sa iyang ilok. Melon juice man to, no? Basta nakita na ito ang wahino. Ang baso niya gikon. Gisayit niya, gitira niya ito ang naong atong tambok. Kaya naulit siya pagtuon niya ang mauti ang giinom nga juice gikan sa ilok. No? Di ba? Kung ano na siya, mga pranking na siya, no? Pero normal, gusto nga juice. Ang porma lang ang kuha na ito nga, makaulit ka. No, example kibali na no nga imbis mahatagan ka og kanang pinapay no tagaan kuno kag pato no so dili na siya mahimo no sa imong amahan or if he asks a piece well he for a piece gave him a serpent no so kuan murag mauna-una na ni mo nga na-deny kibali, no? Ayaw na napag over na po na, no? Wala na ganyan nagitagaan, o niya. Masakitan pa, di ba? Hello? Kay mapaakan katong giwali nga gipaak uno siya sa halas para mabuhi siya giputol niya itong iyahang kamot. O niya, pagkasugat niya sa iyahang asawa, naanang po rin pagka-trader iyang asawa, nangita na po rin laing lalaki, no? Wala na po'y kalipay sa iyang kanang kiliran, no? Pero bantayan mo, no? Nga, inana, no? Dili na ka kibali magka-over, no? Inana nga, kipasabot kung mukuan pa ka, no?
klarohon pa na ni mo pagpasan to basta na deny nakibali na siya sa iyang pagpangayo no manang ikuan nga muhatag ba siya og stone muhatag ba siya og serpent no kung mangayo ka og peace no or he shall ask an egg uy grabe tulo ka buk sa mga sedili ba ni siya unsa to ni tay bag una ton ano di ba na parables og napoy masa to gikuan katong o uleri unsa ba to no di ba kay tulo ka example diri no or if he shall ask an egg he will be offered an scorpion uy scorpion mamaak gihapon no dito sa peace nga kanang harmful matagaan kuno og serpent no onya sa egg po diri pod sa scorpion no if ye then being able amo na to no kung mahimo nimo to able na ka no know how to give good gift unto your children how much more shall your heavenly father give the Holy Spirit to them that ask him. So kadagandagan na itong istorya pero Holy Spirit dito ang ato ag yung pangayo no? Sa ato ang amahan ng langit no? So padayong kita kay dagaduha ka oras na living in Norway agoy istorya man I have come to appreciate a springtime and a special week. The winter are long, dark, and very cold. But once the snow start melting, the leaves being to buds, a sense of new life emerges. And the spring of our family loves being outside, preparing the garden for another season or one occasion. Our then 6 years old son loses favorite little garden tool. Uy, nadi ay nangakuan. Ah, garden tool, no? Nawala. Unsa ka na yung garden tool, no? Natay garden tool diha nga. Kanang gamay nga pa, nga pala-pala, no? Ato isud-sud-sud sa kuan. Isud-sud-sud-sud natin si Yuta, no? Mata itong makuan. Unsa man ay yung garden tool, mo ba na? He couldn't think of anything but finding the lost item that meant so much to him. We all searched, but the tool was nowhere to be found. That evening, he prayed especially that the tool would return. The next morning, he jumped out of bed and ran to the barn. Uy, ganun kadali-dali man siya, no? Kuya, wala bang istorya? Naunsa naman na istorya? Pagmata ko nun yan, iambak. Diba, kung kuan, kung naghigda ka, makaambak dahil ka sa bed. Basta, inana ko nun na. He jumped out to bed and ran to the barn. Excited, he returned to the house, holding the precious object in his hand. It was in the exact place where he had all looked more than once the day before. Perhaps an angel returned it. Uy, kuyaw po istorya. Ang angel kuno'y nagbalik, di ba? Lapo'y senaryo nga ang kanang basta ako ang rana sa istorya rana no nga na kay makita mo kalitag kawala gitaguan ko no sing kanto di ba okay na kuloy ang angel nagbalik no return it one thing is sure God want to hear our prayer oh na agi ganito yung video nakita yung sa video no ang buto na unsa nga na disgrasya ang motor ni action sa katumba
Basta murag na igabira atong lalaki gibira padulong dito sa kanang kuan. Inwellers, giayo-ayo niya pugong kusog ikang sirit nga nag-inatras na igabira. Pag bang kuan niya dito atong tinwellers, katong igibira wala na niya kitih. Di ba nasangit siya sa tinwellers? Nasangit siya na wala sa itong yang gibira. Basta gipa huna-huna itong makuan nga kinsay gabira, no? Okay, ni giriton ko no to ang garden tool, no? One thing is sure. God wants to hear our prayer. No matter how big or small our petition. So, what is our prayer, no? In this lesson, we will study the parable on ano? Introduction na kita. Study the parable of the persistent rain. Through his parable, umamo na itong himahima yun, no? Katong persistent nga rain, no? Through this parable, Jesus instructs us on the importance of bringing our needs and want before God. Umamo na siya, no? Though God is all-knowing, He wants us to express our desire to Him in prayer. No, katong panuktok yun ba nga? Wala lang yun nagkuhan tong iyang higala nga. Nag-take sa butana siya, nagtawag lang siya. Migo, wala ko'y mangayo ang tanak kong kanang kuhan. Kanang pinapay ni mo diha kung naa. Pero nauna po sa iyang print, basig dili ko ba kuhan? Dali na kay ko ba deny ani kun dira ko sa tawag kasi luktok siya di ba? Oh, ina na ino importance nga kanang di ba pa mo mo kanang technique sa mga kuan student LA ko no kung gigutom sila no wa sila makaon mangayo sila og kuan kanang tubig no ang pwede mo inom og tubig na tubig yung mga dai siya nga di ba ni makadaot nga tubig rang imnon wala sa kakaon di ba wakagit sa kakaon o tala awa na kawa pa ni kakaon ka lakaw lakaw ka ano yan ni kaon diri di ba hello o inana kay Bali no na ay chances ba nga maglisod og ka ng disgrant no or deny ang imuhang hangyoon no mo nang nauna-unaan sa kahigala pero ato pa na siyang lapadong kay tibuon nato na simana ato pagkatun ano nga nanuktok gid siya no kay bahalag man di ko ni mo abrihan di po ka katog di ka wala la gala ako rin siya masabot lo di ba desire to him in prayer so as insistent and tiring prayer very well that we believe his promises to be true. Even when our prayers are not answered immediately or in the way we expect, God is more than willing to give us the Holy Spirit along with all His spiritual gift. But He wants to develop our faith by having us pursue this gift. Prayer changes us and strengthens us our resolve to live in Christ. Grabe, no? Napatay madugang ni Ana, no? Atong makulpultur nga wa ganay planuhay basta ginuuri lang kun Ginoo nakaabot na iko ani nga lugar nga imong paaboton di ba ikaw lagi bahala pagkuha na pud way makaon taga ano salapoy akong kanon ani Ginoo di ba hello na aki pali mukiya no grabe amazing kay nang mga testimony sa ato ang mga student LA no sa ilhang pag serbisyo kay Bali sa Ginoo no. Oh ato nang inscribe. Eh mao ni siya ang inscribe sulat-sulat. Uy, apil man day atong ko ano ato ang GC no sa atong inscribe. Write out no York 11:1-13 from the translation of your choice. Kung kuan man gud. Halimbawa gusto gyud kag Bisaya. Kini ba yung mga bata nun, di ba yan? Kayo nagganahan ng Bisaya, English ba yan na siya, no? Muna siya nga English ang ato adri kay sayot mapod ni, no? So, muna nga transition of your choice, no?
Bisaya English, no? Or English baka, no? If you praise four times, write out verses 5 to 13 na kuno. You may also rewrite the passage in your own words or outline or mind map the passage. After kipalin mo na mabasa, maghimok ka og outline, maghimok ka og mind map, muna siya ang dugang pang pag-understand sa teksto, no? Nga to ang inyong mabasa, no? Wala lang kibali nga nagbasa lang kamo, no, kung dili na ay pag-outline, na ay pag mind map, no, di ba, para mas madasig kibalikin mo sa inyong kibasa, no. Oh, sama na sa Thursday, lago kita sa Sunday sa ato ang end verse, no. Oh, end verse na to July 28 an accessible God. Oh, maka-access lagi ta sa Ginoo, no? Kasagaran mga accessible basta, no? Walay nakaharang, no? Walay naka-password, di ba? No? Pero ang Ginoo, accessible man siya, wa siya ay password, di ba? Gihanduraw ba yan nga, kuan, no? Ang pag-communication nato sa iha, dili data, no, dili wifi, no, makakunik ka sa iha, accessible siya. Dili na kinahanglan ludan, di ba? Oh, English kita, no, happy pa si pagpagaon yun diha, no? So, English kita. We live in a world where everyone wants to be connected. Social media had tapped into a longing for connection that has always existed. Social media, Facebook, no? Kinahanglan na connection, na data, na wifi, no? Na yung mga titiring, di ba? Titiring wifi, titiring USB, no? We want access to our prince. Just reveal that his father is seeking a prince with us. That he is accessible to all who seek him. Oh, accessible siya kung nangita katong kinatibok ang raba nga pagpangita, no? Before we study the actual parable, let's note the setting in which it was given. Yok make it clear that the parable of the persistent prince immediately follows the example prayer that Jesus gave his disciple. Okay, human atong persistent prayer, ang prayer man dayo, no? This prayer, known as Lord Prayer, reveal that God is approachable and accessible to every seeker. The parable then build on this idea. In the Lord Prayer, we are united to address God's our Father. L.G. White writes, every person step in approaching God is to know and believe the love that He has to us. 1 John 4:16. For it is through the drawing of His love that we are led to come to Him. Oh, ibanggit ni Ellen G. White, sa thoughts from the Mount of Blessing, we approach God when we embrace His profound love toward us. This draw us to come to Him in prayer. The first words in the Lord's Prayer are, Our Father in Heaven. Uy, pagsinsili yun, no? Sayok 11:2, we are united to address a personal being and a specific
place. Umatos siyang Our Father. God is, of course, not limited to one place, as we learn in the scripture, that He is omnipresent. However, many new forms of spirituality are arising, teaching that God is a force to be found in object or nature, as well as inside each of us. This teaching often referred to as pantheism leads people to seek God by themselves, but this is not how Jesus taught us to pray. The Bible teaches us that the heart of man is wicked and deceitful above all things, Jeremiah 17:9. This means that we cannot trust our inner being, but need to surrender our hearts to a power outside of us. We can only connect with God as we come to Him in total dependence. The transformational power in prayer comes from outside of us. As we connect with our Heavenly Father, the rest of the Lord's prayer flows out of this. His will can be done, His name, character can be seen, and His kingdom can come when we seek first His person, power, and presence. Here, everything comes together. We are drawn in by His love. We come to our Heavenly Father, stained by sin, which result from following our own will. Now, we seek Him and plead for forgiveness, our sin unforgiven, and His will is root in our lives. His kingdom come. So man atong inverse aton ano atong Sabat ug ang Sunday. No, lago na kita sa ato ang cornerstone connection. Nabanggit na to sa ato ang baliktanaw. Murag diri po ta kasugod no nga. Di lagi ta mag-summary diri sa ato ang kanang lesson marathon gani gitawag ani, no? Pero makasamaritag ka ng magipit-gipitag panahon, no? Mamubo na ito, no? Pero magigitan na ito diri sa magsamari. Dito rin ito magsamari sa Sabat na ito, no? Anay-anay lang ato ano? So, cornerstone connection na kita, no? Sabat ko sa ato ang mga junior youth nga murag mahamtong. So, plaster, mga gadget, mga phone, lihok. Ato ang third quarter, Back to the Future, Lesson 5 na to. Obedience is a good word. Oh, good word. Ato ang K-text dire sa Daniel 1:20. Nagkanayon in every matter of wisdom and understanding, about which king questioned him, he found him 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. Amo na ni ang nakita sila sa Sadrak, Misak ug Abednego, no? Nga mga bright di sila. So ipabasa diri sa Daniel 8:1-3, padulong sa 8. Mangita kita King James diri nga version, no? KGB.
And the king speak unto Apenas, the master of his, that he should bring 13 of the children of Israel. And the king see it. And of the princes, children in womb was no blemish. But he will be born and skillful in all wisdom and cunning in knowledge and understanding, science and subtle ability in them to stand in the king's palace. And whom they might teach the learning and the tongue of the child. And the king appointed them daily provision of the king's meat of the wine which he drank, so nourishing them 3 years, that at the end thereof they might stand before the king. Now among this were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, unto whom the princes of the eunuch gave names, for he gave unto Daniel the name of Belteshazzar, and Hananiah of Shadrach, and Mishael of Meshach, and Azariah of Abednego. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuch that he might not defile himself. Sa meat di ay ugising sa mga wine, no? Nga i tanyag sa dili sila mo ko ano. Palo, no? Complete the exercise in what do you think in a section of this week lesson. Focus on every you young men who were willing to raise a great deal in order to obey what they believe God was calling them to do. It seemed that they were not obeying in order to become accepted by anyone. For if they had, they would surely have eaten the food of the king in order to gain his acceptance. Rather, they were obeying God as respond to the love that he had already shown them. This must have changed everything for them rather than taking a rest or find out it God's love. Then they took a rest because they knew God loved them. This is all our lives can be a source of strength that does obedient men to you. Pangutana, what does obedient mean to you? Have you learned to obey? Explain. Oy, ikaw higala. Answer ko, no? Karon, Sunday na kita nga pagtuon, Romans 16:19. Atong okabo, no? Ang sasulod, ani? Romans 16:19. For your obedience is come approved unto all men, I am gladder for on your behalf. But yet would I have you wise unto that which is good and simple concerning evil. Dito gihapon sa pagka-obedience, no? Read this story from scripture and answer the question given in out of the story question. Put yourself into the circumstances of this young man. Story na nila Daniel, no? O sa ihang three prince, no? Story, no? This young man, would you have done the same thing?
Is there a place in your life which you find yourself having hard time being obedient? Why do you think that is? Do you have assurance that God's love you beyond the shadow of the doubt? Do you think that you must be obedient in order to gain favor? Or do you believe that you are loved and want to do exactly what the source of love want for you? This question, all are asking the same question, really. Do you know you are loved by God? Answer this and everything become else. Grabe, no? Dili po dahil na ito mahanduraw, no? Sa kanang gipili yun nga dili ma-defile, no? Dila kami nga. Nga, di ba mukhaw na anak? Kalami anak, di ba? No? Ang kini sila ni Sadrak, Misak, ug Abednego, no? Mga bright na nidaan sila, no? Unya, wala lang sila kasalig sa ilang ka-bright. Kasalig yun sila sa Ginoo, no? Kay, unsay mahitabo sa ilang kinabuhi, no? Kung lapaso nila ang interaction sa Ginoo, apil kayo ang tanak na ito pagkatanaw, no? Wala lang kay kanang satilaw lang ang usapan ani, di ba? Kundili ang pagkapitpol nimo sa Ginoo, no? Di ba? Sila gani nga mga pangkiita na, musunod gani sila sa Ginoo, no? O, i-excuse nimo imo kagaling, sila kay banggiitan man sila, di ba? No? Pero inanagin na, no? Kung higugman na ito ang Ginoo, sundo na ito, no? Nga dili na ito malapas, no? Ang iha magipangsugo katong mga mahugaw nga kalanon, apil na itong ilim noon, nga gitanyag bang itong tana sa yunong ko nga, dili mo sa poder sa hari. Grabe, celebration to, dili kada adlaw, di ba? No? Lamian yung pagkakanon riya, no? Pero wala ito nila gipili, no? Kay makasala sila sa Ginoo, no? Nag-10-day challenge to dito, no? O ang resulta, kay gipili nila ang Ginoo, no? Grabe ka, amazing, no? Compare sa itong mga kabataan-unan dito, ano? Sa ilahang henerasyon. Oh, di na kita maglangan, kay grabe na kalangan, no? Sa ato ang Sabbath school na kita, sa ato ang mahantong gamita atong mga galamito, no? Welcome na kita sa ato last nga hugna ato ng 6th part, no? Sabbath school sa ato mahantong, ato ang third quarter, the book of Mark, lesson 5 na kita, Miracles Around the Lake. Ang coverage na ito, no? July 27 to July 22, katapagatunan karon. Ang Saturday o Sunday. O, gamita tanan galamito, no? Ato ang Sabbath school nga mga hard copy nga book, no? Ang Bible, ato ang masog copy, no? Nakita sa materials na ito. Materials na dito ang makita, no? Ato ang application Sabbath school and PM, no? Ma-download sa ato ang Play Store o sa ato ang browser. I-browse, no? Ito pa dito sa itong materialis sa ito ang home, sa ito ang article, no? I-browse ninyo ang ito ang website, sabateschool.adventic.io. O niya, i-click ninyo itong The Book of Mark. I-click ninyo ito ang Lesson 5. Nag-click-click. Magka nito rin, Lesson 5. Miracle Around the Lake, no? O niya, pangitaon na po ninyo ang Sunday, babe. Mga Sunday ba ni? Di pa Sunday, no? Saturday, no? Saturday pa kita, July 7. Ato sa i-credit, no? Ang lesson overview sa ato. Kinsa to si Salvani, no? Henry John Salvani, no? So, kini ato na i-expanded sundown karon. Welcome kita sa atong pagtuon nga series Miracle Around the Lake. Oh, lake ba ni siya? Mura ba na ginigdagat? Actually, managigbalod.
ato makita diri ang katubigan, no? Uy, katubigan pag upag last week ganitong katubigan ambot kay naaraway bagyo malabot na pod. Ang atong pagkatun-an sa semana, ang Mark 4:35-41, Psalms 104 verse 1-9, Mark 5:1-43, Numbers 27:17. Atong memory text ato balikon sa Mark 5:19. However, Jesus did not permit him, but said to him, go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how he has had compassion on you. So wala siya gipermisyuhan unsa to yang gipangayog nga permission murag magwali siya sa ayahang kanang balangay bangay. Pero na ay gipermisyo sa iyaha, permission sa iyaha, go to your prince. Di mama ora gihapon kay ang prince na puyo man aha tug kapuyo iyang adtuon iyang prince, no? Og unsa siya? Magmarital na pud siya, no? Marital sa kanang great things nga nahitabo sa iyang kinabuhi nga naluoy saya ang ginuuno had compassion unyo. So mao ginay nang ning mawala no mga pag marital no nga murag magtabi sila pero ang iyang itabi kung giunsa paghigugma sa Ginoo sa iyaha, giunsa pagbugbog panalangin, no, giunsa pagluwas, giyon sa pag-change sa iyang kinabuhi. Oh, marital, pwede dahi na siya, no? Dili, marites nga sayron pa nimo ng kinabuhi sa imong silingan. Ya, daut-daut to nimo. Mao na ang gipermeso sa gathering man, no? Kung ato na siyang matun-a, no? So ito basahin niya, inside Jesus' ministry was largely focused in Galilee. Oh, Galilee, no? Especially and around the Sea of Galilee. Oh, Galilee lagi, no? Pero, ang Galilee, mali siya, no? Nga lake ang Galilee, nasa pagsukod-sukod rin. Kay Sea of Galilee, nahimo siya nga lake, kay nasilado man, nawadan man siya kanang pasi dito sa dagat. Diba? Nalik siya. Kining ato ang masaw. Diba? Batayan ninyo ng masaw na atay kanang murag lake-lake diha. Suba sa paglabang stulay. Kung tanaw na siya sa drone, gasumpay diha. Nagasumpay nga dagat. So di siya mahimong lake na diha. Kaya nagsumpay ang dagat. No? Sa drone diha na siya makita. No? Kung may yung kang lake, padunin mo ng drone. May bauan mo ng wala siya kagawas. No? So, Lake ang Galilee, no? Approximately 13 miles. O, i-convert siya sa 21 kilometers long. Uy, pagkataas di ay siya nga pagka-lake, no? Kay 21 kilometers. Pila man ang masaw na to from Diri to Masaw. 13 ba na siya? 15? Grabe, times 2 ni mo, no? Lapad kayo nga lake, no? Grabe. Sulapan siya nga lake, no, kay 21 kilometers long and 8 miles unara 13 kilometers wide. Oh, napa gisakod pa ang iyang lo kwan ganito, no, ang long to siya, no, ang iyang wide 8 miles na po. Alapad kaayo kay 13 na po siya nga kilometers, no. So, dako gid siya nga pagka-lake, no? Ang kanang Galilee, no? So, 13 kilometers wide.
It is the largest body of water in the area and was center of life for people being nearby. Oh, mapuslan dahil gigna nila kay center of life ganit gihimo nila no. But yun sa nila ang Sea of Galilee no. Ay, naay mga isda no. Nagyapon sa isda kay sirado man siya no. Also Mark 4, and with Jesus as his disciple traveling across the Sea of Galilee, a storm arises that Jesus calmed by speaking to the wind and waves. So Mark 6, and with a similar scene, but this time with Jesus walking on the water toward his disciple in the boat. Umana siya nga scenario ang memorable no sa Sea of Galilee nga naglakaw si Jesus Christ sa tubig no sa Sea of Galilee. The boat in between the sands on the water are numerous miracles of Jesus that were done on the land, and his disciples were missionary activity. The story are the subject of this week's study no. The overarching characteristic of this dramatic story as to lay the reader see who Jesus is the one able to calm the storm, cast out demon, heal a woman who simply touches his clothes, raise a dead girl, preach his hometown, send out his disciple on the preaching mission, paid with few loaves and fish, and walk on water. Incredible display of power that are drawing the disciple closer to an understanding that he is the Son of God. Mokibali nang ato ang gihanduraw nga pagatun-an nato sa mga semana ang iyahang pagpakita sa mga katilangalahan jud nga mga talan-awon no. Na introduction niya ang pagpakalmas bagyo. Karon, diyo kita sandi ang pagtuki na sa pagpakalma sa bagyo. Sunday, July 28, calming a storm. O, ipabasa diri sa Mark 4:35-41. At ibasaan sa KJV. And the same day, when the heaven was come, he said unto them, let us pass over the other side. Uy, pass over the other side, diba gi-compute nga ang wide niya 13 kilometer, no? Mura sila nagbiyahe padulong sa lumbukan, padulong baka sa kanang Masaw, no? Pero gabot sila, no? Layo pag nga paglayag yun, no? Other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, and whether were also with him other little ship, and there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so it was now full. Grabe, kinikid ni makatanghaga na po nino. Gibagyo kuno ang Sea of Galilee. Kunya kay lake man siya, no lake naman siya karon. Di kaha nang gihimo na siyang lake dito ng pagkuan, pagtabon, pagsira, no? Nasirad anto ang open nga kanang dagat. Mao na linaw ang kanang ang dagat sa Sea of Galilee kay murag na ay na-close.
nga ihang passage niya dito sa dagat, no? Tilimad un baka na siya, no? Nga maupon ang gahom sa Ginoo nga iyang gipakalma, no? Kay niagi sila diri as a great storm of wind and waves beat into the ship, so it was now full. Nagatoy gipakita dito asa video nga kanang gamay nga barko niya. Luwasuno na to nila kay dagko na kayong barko. Nato isa ka rescuer ni ampak paspas siya langoy-langoy pero wag niya nasapon ni bone hook ngayon itong dako kayo nga balod tumbling itong gamay nga barko, no? Pero kiniabisa pag ibalod sila, no? Now pull and he was in the hinder part of the ship asleep on a pillow and they awake him. Ugi po kao siya kay natulog or sila baka nakamata. And say unto him, Master, carest thou not that we perish? Baka nawala ka nga mga matay ta, no? And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, peace be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, why are you so fearful? How it is that ye have no faith? And they prayed exceedingly, and said one to another, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Oh, tanawa ra gud na. Ipakita ginaya unsa siya kakamhanan basta wa kay tao, no? Magi mga portion nga mas ma-display kung wa kay tao, no? Kay gamay raman to sila, no? Nagisakod pagid ang kanang pagtuo, no? Nga nag-uban na gani ng Ginoo sa inyo, ha, no? Magkalampag pa kamo, no? What happened in the story and what lesson can we take from it about who Jesus is? At the beginning of Mark 4, Jesus stepped into the boat, takes the crowd on the shore. In Mark 4, 10-11, it seems he may be gotten out of the boat and talk with the disciple privately. Now after a long day, teaching disciple, take Jesus into the boat as he was. In other words, every time he immediately fell asleep on the boat, caution with what be in the stern of the boat. A great storm arises on the lake, and the boat is at risk of sinking. When the disciple awake him, dramatically Jesus demand the wind and the wave to cease. A great calm settled over the lake. Understandably, the disciples are deeply afraid at the display of the divine power. O doon nga pa ibabasa sa Psalms 104:1-9, how does the picture of Yahweh compare with the Christ and calming storm? Umauna niyong pag-compare-compare doon. Kay nabanggit ni King David siyang sinulat, bless the Lord of my soul, O Lord my God. Thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty. Thou coverest thyself with light as with a garment, who straight out the heaven. Like a curtain who layeth the beams of his chamber, and the water so make it the cloud his chariots. Who walketh upon the wings of the wind, who maketh his angels spiritus minister a flaming fire, who laid the foundation of the earth that it should not be removed forever. Thou coverest it with deep as with a garments. The water is above the mountains,
at the rebuke they prayed at the voice of the thunder. They hasted away, they go up by the mountain, they go down by the valleys unto the place which thou hast founded for them. Thou hast it abound that they may not pass over, that they are not again to the cover of the earth. Umaw na itong ipakita, no, kung unsa ka great thou art, no, ang Ginoo. The story of Mark 4:35-41, it's within the common biblical pattern that the theophany, the appearance of God, one of his angel, first characteristic are common for this event. Nanay, 1, 2, 3. Ang una, the display of divine power. Ikaduha, human fear. Ikatulo, the command, do not fear. Ikaapat, words of revelation for which God or the angel appeared. Ikalima, human response to the revelation. Four of the five are present. This story, the calming of the storm, is a display of the divine power. The disciple prayer is the human prayer. The question, why are you so afraid, is the do not prayer, the disciple question. What is this? As the human respond, what is missing? The words of revelation. This missing detail plays into revelation secrecy motives that run through the entire book, where the truth about Jesus will come out. Here the disciple question, how then is this that the wind and the sea obey him? Poses the reader to fail the answer of the missing word of revelation. He is the Son of God, the Lord himself. So, ang closing question na kita para mahuma na kita, no? Think about the power of God. How can you learn to learn on this power and to trust it in all things in your life? O diba, mo na ito pag-una-una-uno kaya di pa-display diri ah. Ang gahom sa Ginoo, grabe ka-amazing. Katuragid ang makatestimony kaya sila ramang ginakaagi sa kana nga experience, no? Nagipahunong ang bagyo, di ba? Nakalit lang kalinaw. Ampot nga nung, wala po na natanaw sa mga Hudyo, no? Nga si Jesus Christ sa gamisyon siya, no? Na ay senaryo nga gipahunong niya ang bagyo, no? Pero wapag sila na-convince, no? Sa tuwa karon, istorya na lang yun, no? Pero ma-convince pa ba kita? Nga gamhanan di kayo ang ato ang Ginoo, no? Ang nagpakatao ka na ito, no? Para mabuhi tang tanan, di ba? Nagpakatao, nagtudlo, di ba sa atong introduction, no? Nagtudlo, nangayo, no? Nagpagawas og mga dautan. Di ba mautan? Grabe, no? Walang ginanakita sa mga Hudyo, no? Kung unsa ka mga merakulo, no? Ang ipakita sa Ginoo, no? Nga makaingog ka nga, tao siya nga Ginoo, di ba? Kay kinsa pa may makapahunong sa bagyo, no? Di ba? So diha ginuntana na to ma-learn, no? Nga takos na to kasaligan ang ato ang magtutudlo nga si Jesus Christ, no? Ang source of knowledge, no? Nga ato ang yung tunan, no?
Musalig ka sa iya, di ba? So diha na kita nagtapos no sa ato ang pagpamalandong. Ana kibali sa private nga place kung makaimo siya pagluhod no. Kay magtapos na kita luhod. Magampo sa sacred nga prayer, silent nga prayer. Get your Bible and put in your heart. Magampo kita sa magtapos no, Lord's prayer o personal inyo ha, secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer. Magampo kita diri sa gitudlo sa Ginoo nga pag-ampo. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil, for thine is the kingdom, the power and the glory forever. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make shine upon you and be gracious to you. The Lord will countenance upon you and give you peace now and forever. Amen. Daga salamat sa pagpaminaw, pagsulod niya itong tulumanon. Ang pagmanandong sa iyong pulong matagalang tagabi, maokini ang inyong Bible study on a lesson. Study on the word, sumaraton lesson karon. Communion with God, I mean gospel sa Heptology edition ko sa Heptology parts. Atong textual audio video bisalig na itong nga presentation. Diyan kita, layo na kita, last week na kita sa July o magasugat na kita sa bulan sa August nini nga mga simanahuna. So, hantod sa sunod kayon ang Diyos. Magapanalangin kanyo, mayadlaw tanan, dalaygon ang Diyos.